So yun, what's up sa inyo mga ka-solid farmers natin dyan? So magandang umaga rin po sa ating lahat. At talaga namang nasubaybayan natin ang nakaraang video natin. Okay, about sa palay kay tatay sa Umingan. So ngayon naman, ayan, ito naman ang babanatan natin. Sa mga nagtatanim po ng sibuyas, siguro po maganda pakinggan at panoorin nyo po ito. Itong video na ito. Dahil dito sa video na ito ay talaga namang nakita natin ang naging advantage ng kanyang tanim na sibuyas sa ibang mga tanim na halaman wow. Din. Na mga kasibuyas niya din. Okay, siya po ay presidente po ng kanilang barangay sa mga sibuyas growers. Ayan, mga sibuyas growers natin sa San Gabriel at sa buong Pangasinan. Talagang nagsisibuyas. Ito po, magandang panoorin po ito. So, ang testimony naman niya, sa kanya ay hindi inatake ng tinatawag nating twister. Ayan, twister. Ang kanya namang tanim ay talaga namang nakaani siya ng maganda. So, nakakalungkot lang dahil sa mga katabi niya at sa mga miyembro niya ay hindi po sila nakaani ng maganda sa kadahilan ng itong twister na to na kung tawagin na to ay pagsumalanta sa kanilang tinatawag na ating mga sibuyasan ay mawawala po ang kanilang tanim at totally talagang mawawala ang kanilang puhunan pag inatake na itong twister kung tawagin. Bago tayo pumasok sa video, so sabihin ko lang rin ang ating mixing. Ayan, kung paano nga ba gamitin sa sibuya, si Abundant Harvest. So sa isang knapsack spare na 16 liters ay 100 ml po. So katumbas po yan ang tinatawag natin na isang lata, 3/4. Ayan, sa isang lata ng sardinas, 3/4 po yung ilagay ninyo. Opo, huwag nyo pong haluan ng lata ng sardinas na may laman, ha? Hindi po pwede yun. Kailangan dapat walang laman. Charot! Okay, so dito kay tatay ay talaga namang pinangalanan niya din. Pinangalanan niya si Abundant Harvest na oh, di ba? Narinig nyo ba? Chubby pa. Oh, di ba? Chubby. So yun, di ba? So dito sa video natin ay talaga namang kapupulutan din nating araw, lalo na po sa mga nagtatanim po ng sibuyas. So panoorin niyo po ito, pero bago natin panoorin, please like, comment and subscribe to our YouTube channel and please click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video po natin. Maraming salamat po. So, JMG Agri TV, pasukin mo na yan. Let's go! Magandang araw po sa ating lahat, JMG Agri TV at your service. So nandito tayo ngayon sa Bayambang, Pangasinan para kausapin ng isang farmer po na gumamit ng Abundant Harvest dito sa sibuyasan. Okay po, so marami po tayong matutunan sa kanya at the same time sa mga first time po na nakakatanim ng sibuyas, pwede po natin siyang makuhanan ng idea. So yun po, ito po yung mga sibuyasan. Yan, kung nakikita nyo sa paligid, sa likod ko. At the same time, dun din po sa likuran ng ating cameraman. Okay, so yun, let's go na tayo sa video. So yun, magandang umaga po sa ating lahat. So, JMG Agri TV. So yun, sa umagang ito, panibagong vlog na naman at panibagong testimony na naman ang malalaman po natin ngayong araw na to. So, ang testimony natin ngayong araw na to is about sa sibuyas. Wow. So, paano nga ba magtanim sibuyas? At the same time, ano nga ba yung may tutulong ng vlog natin ngayon sa mga farmers na nanonood na nagtatanim din ng sibuyas? So, ipapakilala ko po sa inyo
Okay, ipapakilala ko po sa inyo na andito po si Sir, anong pangalan niyo po, sir? Armin Pamani. Si Sir Armin Pamani. Opo, si Sir Armin Pamani po is isang nagtatanim po ng sibuyas. Okay po. So, ano po yung sasuggest o kaya maituturo niyo po sa mga farmer natin, sir, ng about po sa abundant harvest, kung ano po yung naging testimony po niyo? About sa abundant harvest, actually, dumating sa atin yung abundant harvest last year. Nung panahon ng sakit na tinatawag nila dito na locally twister, which is yung tawagin natin ay anthracnose. At saka panahon din noon ng infestation. At inintroduce ito ng isang technician ng abundant harvest at sinasubukan sa akin. At ang naging epekto, maganda naman. Yung unang test ko, nung nasa vegetative stage ng sibuyas. Exactly noon na dumating yung ulan. Pag-ulan na malalakas. That was the month of December last year. Ang epekto noon, tumayo ng mais ng sibuyas, lumusog yung mga dahon, at awa ng Diyos, prevent niya yung pag-laging ng sibuyas na siya ang nag-focus ng tinatawag nilang sakit na twister. So yung twister. So idea po sa mga ano po natin, farmers po natin ng tatay ng sibuyas. Lagi sir, di ba? Lagi naroon sa ng farmers yun sa tatay ng sibuyas yung twister na tinatawag. Opo. So si sir po, nasabi niyo po na ano sir, tama ba na hindi po kayo na twister? Tama po? Awa ng Diyos. Hindi ako na twister. Opo. Saan tayo mga katabi niyo sir? Maraming na twister noon kasi dito sa area ko that is around 500 plus hectares na yung growers kami. Around 200 plus ang farmer member ko na yung growers. Karamihan sa kanila, ang nagpapagsak sa kanila, yung twister. Twister. Nung natitira ng twister, pinapagsak naman ng tinatawag natin infestation ng harabas. So yun yung na-prevent ni Abundant Harvest. So yun na-prevent ni Abundant Harvest. So sa ano sir, sa abono sir, ano po yung mga naging testimony ko sa abono? So, resulta niya sa akin yung Abundant Harvest. Maganda yung epekto niya kasi nakapagbawas ako ng application ng abono. Ilan yung naibawas niya sir? Actually, nakabawas ako sa isang hektarya ng apat. Apat dating, ano sir? Dati, gumagamit ako ng mga 14 to 15. 14 to 15, ano, nagagawas na ako. Oo, ang resulta ng lupa ko noon, nasa 7.2 pH level. Ah, 7.2 pH level. Oo, nahabol ko para mag-match sa pangailangan naman yun. So, kaya naghahanap ako ng mga iba-ibang klase ng gamot na tennis ako para makabal ko. So, yun po, nakatipid din po si sir ng ano natin, ng tinatawag na abono. Lalo na po sa panahon ngayon, mataas po yung abono, yung presyo ng abono ngayon. Opo. So, sa mga farmer po natin na nanonood, sir, ano po yung pwede nyo sa kanilang maibigay na idea sa pagtatanim o diskarte sa pagtatanim ng sibuyas? Hindi lang naman ang diskarte ng pagtatanim ng sibuyas because napakahirap sa mga iba. Ang ano lang yan, kailangan tutukan niya ang sibuyas. Kung maaari, from time to time, tingnan niyo yung pagbabago ng sibuyas niyo. Lalo sa early in the morning and late in the afternoon. Actually, pati gabi, sinusurvey ko yung sibuyas ko eh. Tinitingnan ko kung anong epekto yung mga ginagamit ko na chemicals. Kasi ako yung tipong naggagamit ng alternate, organic and synthetic. Pag infestation nga, minimixan ko na ng synthetic. Pag wala namang infestation, organic ang ginagamit ko gaya ng abundant. Ngayon, sa mga kapwa kong magsisibuyas dyan, ang pinakamalaking problema talaga natin, yung sakit ng sibuyas. Napansin ko sa abundant harvest, rinevent niya yung sibuyas ko last year. Yung pag-laging ito na siya ang nag-focus ng twister na sakit. So yun yung pinakadelikado sakit po sa para sa sibuyas, yung twister po na tinatawag. So yun po yung ano ni sir, yung testimony ni sir about po dito sa abundant harvest. At marami rin po tayong natutunan dahil importante din po na inaalagaan at binabantayan sir, di ba? Minomonitor natin yung mga halaman din natin
para malaman agad natin kung ano nga ba yung dulo, kung ano nga ba yung sakit na pwede nating magamot agad. Tama po, sir. So, nandito po ulit si Sir Armin Pamani. Si Sir Armin, nandito po ulit si Sir Armin Pamani para po mag-testify ng ating sibuyas sa pinagamitan ng Abundant Harvest. So, yun, maraming salamat po, sir, sa idea at saka sa mga magsisimula po kasi karamihan yung mga OFW natin pupunta dito sa Pilipinas para doon sila mag-farming. So, yung iba na magtatanim pa lang po at first time magtanim ng sibuyas, ito po yung magandang idea po na pwedeng naibigay sa inyo. So, yun, maraming salamat po, sir, ha. Tapos, sa pag-anon niyo po sa amin. Salamat din sa taong nag-invento ng Abundant. Yes po, maraming salamat po sa taong nag-invento ng Abundant Harvest. At naway, marami pa po tayong matulungan at marami pa po tayong farmers na pwede pong natingnan po natin problema nila at masolusyonan po natin. So, yun, maraming salamat, sir, and God bless po sa amin. Thank you.